What's up mga kabadyak? Sa video na to may ibabike check tayong tatlong bikes from Missile Bikes. Sa mga hindi pa nakakilala sa Missile Bikes, meron akong ginawang bike check video before. Kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo na lang din. Etong Missile na brand, hindi na rin to bago eh. Matagal na rin sila sa industriya ng paggawa ng bisikleta. Pero yung ibabike check natin ngayon, ito yung mga bagong dating na available na sa market natin. Simulan natin dito sa Missile Poseidon. Dun sa previous video natin ng Missile Bike, yung Missile Poseidon, marami yung variant. Ito yung bago, bago yung colorway, iba din yung specs na nakalagay. Ito pa din yung frame nun. Same frame, yung parts medyo na iba. Yung Missile Poseidon is carbon frame, size 17 yung frame size. Yung wheelset na kasya sa kanya is 27.5. Maganda yung shape ng tubing nitong Missile Poseidon. Ganito yung common na forma sa mga XC race bikes. Tapered head tube, yung headset bearing integrated na sa head tube. Internal cable routing na din. Dito pumapasok yung mga cable, papasok dun sa loob ng frame. Labas dito yung para sa RD, dun naman yung para sa preno, internal din. Yung seat stay, eto medyo mapayat para maganda yung vertical compliance tong bike. Mas comfortable i-ride pagka ganyan. Dito sa chain stay, ayan, mataba, ayan, makapal yan. Alam mo na matibay tsaka stiff para yung power transfer kada pedal mo. Efficient. Yung dropout nito is true axle, naka-true axle na siya. Hub spacing is 142x12, non-boost. Brake mounting is post mount, dito na nakabit. Paddle cage mount, may padaanan pa para sa cable ng FD. Brace on yung FD, yung direct mounted dito sa frame, and dito ka nakabit. Yung fork, suspension fork, air fork na din, remote lockout, ito yung remote niya para hindi mo naaabutin dito. Pag maglalak ka ng fork, dito na lang, pipindutin mo na lang dito. Nasarap yung arch, 120mm travel, 34mm yung taba ng stanchion, tapos meron itong o-ring dito or yung rubber ring na indicator ng laro ng fork. Ito, magnesium alloy yung material nitong lower legs. Tapos, true axle na din siya, 100x15mm yung hub spacing. Brake mounting is post mount. Sa drivetrain naman, naka 1x12 speed na siya na setup. SRAM SX Eagle yung ginamit na pyesa. Itong SRAM SX Eagle, ito, trickle down to ng mga higher end na Eagle drivetrain from SRAM sa mga 12 speed. Crankset, SRAM SX 3040. Yung BB is dub or DUB. RD, SRAM SX din. May bike din ako na naka-SRAM SX eh. Sa experience ko, sobrang ganda ng shifting. Kahit na yun yung pinakamababa sa Eagle lineup ng SRAM. Eagle Tech pa din yun nandun. Yung cassette nito, 12 speed. 11 yung pinakamaliit. 50 yung pinakamalaki. SRAM SX din. Yung chain naman, YBN na 12 speed. Shifter lever, SRAM SX din. Brake set naman, Shimano MT200 na hydraulic brakes. Maganda kasi ito yung nakalagay sa kanya na brake set. Shimano, kahit sabihin mo na non-series lang yan. Pagdating sa reliability, serviceability, tsaka stopping power. Panalo ka na dito sa MT200 na preno. Yung rotors na ginamit, floating. Yung floating na rotors, advantage yan, less heat, tsaka less prone sa heat warping. Sa wheelset naman ito, missile hubs yung ginamit. True axle na, front and rear, 140 dito sa likod, non-boost, 100mm sa harap, non-boost din. Sealed bearing naman na, yung loob, dito sa likod, apat na sealed bearing na. Sa harap, syempre, dalawa. Rims na ginamit, aluminum, shader valve, yung stock tires niya, WTB, V-line, XC, 27.5x2.0. Yung gantong tread pattern, pass rolling yan, good all rounder. Basta mga XC trails, okay pa yan. Other components, seat post, aluminum na, 31.6 yung taba. O, magandang klase na din naman yung seat post na nasa kanya, hindi yung old school style. May setback nga lang or offset sa likod konti. Seat clamp, aluminum na, hindi quick release. Saddle, magandang klase naman yung saddle na ginamit. Bagay din dito sa bike. Dito sa harap, yung stem, missile branded, may 7 degree angle. Aluminum na, 90mm yung haba. Etong handlebar, aluminum na din, 680mm yung haba. Straight bar lang siya, walang rise, pero may back sweep siyang konti. So yung back sweep nakakatulong kasi yun para mas relax, saka para mas maging mas comfortable yung ride. Yun yung nagagawa ng back sweep sa mga handlebar, kaya okay pag may back sweep ng handlebar. Yung grips, malambot naman yung grips, double lock on na din, kaya maayos. Ayun yung Missile Poseidon na naka SRAM SX 27.5, true axle na din. Check lang natin yung weight, 11.2 kilograms. Ito naman yung Missile Wave Breaker. Aluminum frame, 27.5 din yung wheel size, size 17 din yung frame size. Head tube is tapered, naka internal cable routing na din. Dito pumapasok, tapos labas dito sa baba. May provision siya para sa FD. Pwedeng gamitan ng side swing na FD or yung conventional na downpull na FD. Dropout is quick release, 135mm. Yung RD hanger niya replaceable, so pwedeng mapalitan in case mabali, maputol. Brake mounting is post mount. Itong frame may mounting points para sa racks. Kung gusto mong kabitan, pwede. May battle cage mount din, may bolt na nakasama. Naka-suspension fork, coil spring, may remote lockout, 32mm na taba ng stanchions, 120mm na travel, quick release yung dropout. Sa drivetrain naman, naka 1x10 speed siya na setup. 1x crankset dito sa harap, 360 yung laki ng chainring, naka-narrow wide na din naman. Outboard yung BB or hollowed yung spindle. Yung crank arm, aluminum, tapos meron pa siyang bash guard dito na transparent. Yung RD niya, Shimano Diore na 10 speed. Ito yung M6000 model. Yung cassette, 10 speed na 1142T. Yung
chain naman is YBN at 10-speed. Yung shifter niya, Deore na bago. Ito yung Deore M4100 na shifter. Ito yung bagong version ng 10-speed na Deore. Brakeset niya, Tektro, hydraulic brakes na. Etong Tektro brakeset na to, ito yung maliit lang yung brake lever. Perfect siya for two-finger brakings. And sa wheelset naman, naka-missile hubs siya na quick release. Front and rear. Yung likod, apat na sealed bearings. Magandang klase na rin na hubs. Yung rims, aluminum, shredder valve. Yung tires naman, Kenda na 27.5 by 1.95 yung lapad. Yung gantong profile ng knobs, pass rolling to. Good all-rounder. Mabilis si padyak sa kalsada. Sa off-road, okay lang. Basta mga pang-XC. Walang problema, kaya pa rin. Seat post, 31.6. Aluminum na. Magandang klase na rin yung seat post. Saddle, maganda rin yung saddle niya. Bumagay din dito sa frame. Seat clamp is aluminum, quick release. Yung stem, 90mm na aluminum stem, may 9 degree angle. Headset spacers, marami pa din, so pwede mo pa rin laruin yung stock height. Depende sa fit na gusto mo. Handlebar is 680mm din yung haba. Aluminum na din, tapos may back sweep din. Yung grips, double lock-on, malambot din, maayos din. Ito yung missile wave breaker, check na din natin yung weight. Yung weight niya is 12 kilograms. Ito naman yung Staccato road bike. Si Missile din ang gumawa nito. Carbon frame, carbon fork, endurance road bike to. Frame size is small or 45. Check natin yung actual na sukat. Si tube, 45. Top tube naman niya is 50 centimeters. May battle cage mount dito. Dito may nakalagay na Team Edition, Team H. D700 na carbon yung ginamit dito. Bottom bracket, threaded. Dropout, QR. Tapered yung head tube, naka-internal cable routing. Yung paint job niya is matte black. Tapos, bladed yung fork, carbon na din. Sa drivetrain naman, naka 2x9 speed siya na setup. 2x na pro wheel crank. Square taper yung BB. 5034 yung laki ng chainring. Aluminum na yung crank arm. FD, Shimano Sora. Yung RD din, Shimano Sora. Ayan yung 9-speed ng Shimano Road Group sets. Yung cassette, 11-2080. Cassette type na, syempre. Shifters, Shimano Sora din. Ito yung R3000 model. Ito yung mas latest. Tapos, internal cable routing na. Wala na yung cable dito. Malinis na siyang tingnan sa harap. Parang ganito na rin yung sa mas higher-end model. Like sa 105, parang same na sila. Parang trickle down na din. Yung preno niya is rim brakes. Aluminum naman na yung caliper. Wheelset, Quando hubs, quick release. Sa harap tsaka sa likod. Yung rims is Missile din, R300. Stock tires is 700x25C. Other components, seat post, aluminum na, Missile, 31.6 yung taba. Magandang klase naman na seat post, may setback konti. Yung saddle, maganda rin yung saddle. Bagay na bagay dito sa bike. Ganito yung style ng saddle na pang road talaga. Aluminum stem, 90mm, 7 degree na angle. Tapos may spacers pa dito, pwede mo pang laruin, pwede mo ma-adjust yung stock height. Depende sa trip mo na setup. Drop bar is aluminum, maganda rin yung bend niya, shallow lang, hindi masyado malalim. Ayan yung Staccato road bike by Missile din. Check natin yung weight. Yung weight niya is 9.07kg. Sobrang gaan. Ayan mga kapadyak, ayan yung mga bagong bikes from Missile. Etong Missile Wave Breaker, meron pa tong ibang kulay, meron pa ng black. Etong Staccato road bike, meron pa din tong ibang kulay. Same lang din, black din, pero iba lang yung highlight. Isa lang pala yung frame size dito, 45 lang. Perfect fit yun para sa mga shorter riders. Etong Missile Poseidon, eto lang yung kulay niya. Yung mga bikes na yan, available yan sa bikes at warehouse. Sa madami nilang branches, i-PM nyo lang yung mga FB pages nila. Available din yan sa Striga Bikes. May mga iba't iba din silang branches. Mag-inquire na lang kayo sa FB page ng Striga Bikes kung saan may stocks. Ilalagay ko din sa description yung link ng FB page ng Missile Bikes. I-follow nyo na din para updated kayo sa mga bagong release ng mga Missile Bikes. Kung kayo mga kapadyak, ano yung trip nyo dito sa mga Missile Bikes na pinakita ko sa inyo, comment down below. That's it for this video mga kapadyak. Kita kasi lang sa susunod na videos. Ride safe mga kapadyak.